Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper, ang inyo pong lingkod na pagbibigay po ng mensahe mula po sa Divine, mula po sa kay God and sa Holy Spirit. Nais ko po syempre muna magpasalamat sa mga patuloy po na sumusubaybay ng ating channel and sa mga subscribers and syempre sa mga patuloy po na tumatangkilik ng ating YouTube channel about okay sa mga bago po dito no sa mga bagong suliyap o no or sa mga napadaan or nag-pop up itong ating YouTube channel no is ito po is more on spiritual sa mga nasa spiritual awakening, spiritual journey, and paminsan-minsan po may pumapasok din po na love, no? Pero konti lang. Pero meron po talaga akong bukod na reading puro po, para po sa love, no? Nais ko po magpasalamat po doon sa mga patuloy pa rin po na na-order or nag-avail ng Trespicoroma oil and Bato Omo, no? So konti na lang po yung natitira, so kung meron pa pong gustong mag-avail, pwede pa po, no? Meron pa po tayong konti. Okay, so ito po yung sample ng oil natin, ano, ng pangkalahatan. Nakasama na rin po dyan yung sa business, no? Pero wala po yung ganap about gayuma, wala po yan. Pang-invite lang po yan ng mga clients, no? Yun lang po ang ano ko dyan, ang nilalagay ko dyan. More on clients lang po, business, more on business. Naka-sellyo po yan for business and pangkalahatan kontra sa mga kulam, barang, masasamang elemento, even basta po mga dark energies, no, is kayang-kaya po niya na i-break or protektahan kayo. Okay, so now is medyo nagamit po tayo ng maraming cards, no? So as you can see, marami po nakalatag dito, so hopefully mahipo ko po lahat to, no? So kukuha po tayo ng message from the universe, spirit guides, angels, ascended masters, no? Kukuha po tayo lahat ng messages from them and even elementals po, which is love na love po talaga yan. Okay, so start na po tayo. Okay, so after ko po mag-pray is saka po ako mag-shout out. Okay, Panginoon Diyos Ama, Panginoong Heso Kristo Ama, ako po ay naririto po muli sa inyong harapan. Humihingi po ng inyong gabay, ng inyong basbas para po sa amin na mga subscribers ko po, followers ko po at viewers. Naway kami po inyong bigyan na napakalakas na protection laban po sa mga atake ng mga kalaban sa mundo po ng spiritual. Naway kami po inyong buhusan ng inyong banal na dugo, banal na ngalan at banal na espiritu para po kami ay maprotektahan dapat sa mga ito. Naway kami po, sila po inyong lusawin at naway kami po inyong samahan sa oras na ito para po maibigay ang mensahe patungkol po sa vision na inyo pong ibinigay sa akin na maipaloob po dito sa mga cards na ito. Naway maiparating ko po sa kanila kung ano po yung mga nais nyo sabihin para po magkaroon po sila ng kaliwanagan at gabay na rin po sa araw-araw. Ako po yung nananalangin na kami po yung inyong iligtas sa anong kapahamakan. Disgrasya sa kuna at rupong klase ng karamdaman na tukso at bigyan po ng kagalingan ang lahat po na may karamdaman, lalong-lalo na po yung may mga matitinding karamdaman. Naway sila po yung ipong hipuin at pagalingin. Marami salamat po. Amen. Okay, so start na po tayo, no? Start na po, start na.
Okay, so start na po tayo. So, tatabi ko po muna yung mga ibang cards, no? So, ang kukunin ko po muna is itong isang tarot deck. So, what about my vision? Oh, by the way, teka muna. Mag-shoutout po muna ako kasi may mga nagre-request po ng shoutout eh. Okay, so, mag-upisa naman po ako sa unang-una, no? This is about 15 hours ago. So, the shoutout kay Miss Tess Vicente. Shoutout po sa inyo. Kay Gladys Adante, shoutout po. Tigulang Earth, shoutout sa iyo. Sino pa ba ito? Polteran 24, shoutout. Marihima, shoutout. Grazer Gaming, shoutout sa iyo. Raquel Manaos, Manaowis, Manaowis 6040, shoutout sa iyo. And thank you, Miss Marihima. Ito po yung message niya, no? Ito po yung comment niya, lagi na po ako nag-follow sa inyo, ma'am, araw-araw po. Shout out po, ma'am. Ayan, shout out na po kita. Okay, shout out ulit kay Angel Tuano, syempre 3613, good evening. Blessed N 753. Okay, so mga gusto po magpa-reading, no? Kasi po ito si Blessed M 753 is nag-greet. Then, paano daw po magpa-reading at gusto nyo po magpa-reading. So, kontakin nyo na po ako sa WhatsApp. Nandito po sa description box ang aking contact details. Baldeo o Baldeo 750. Baldeo 750, sorry. Okay, a shoutout sa'yo. Perlina Planteras. Shoutout sa'yo. Lovely 23624. Shoutout. Elvira Hozaki 7656. Florian Bagtas, Delia Comia 4451. Shoutout po sa inyo is Mercadejas 6530. Thank you po, ma'am. Pwede po akong makahingi kung paanong hindi mahigop ang energy. Okay. So, siguro po, no, Celsa Sasaki 5644, shoutout din po sa inyo. Sino pa ba? Okay, Ling Navarro, watching from Kuwait. Hello. Miss Ling Navarro, shout out po sa inyo. Thank you po for watching. Thank you. Thank you po sa inyo lahat. Meets the Gutao, 1453. Shout out po sa inyo. Sino pa? Valentina Noza, 18313. Okay, and Chris Teta, si Kimte, si Kimte. Shoutout po sa inyo. Shoutout po, madam. Jesseline 277. Hoping, ito po yung comment na hoping kasama niyo po sa prayer. May brother, kinuhulang po siya. Okay. I'll pray for him. Don't worry. And he'll be safe in Jesus' name. Virgoline Care, shoutout din po sa inyo. God bless din po sa inyo. Thank you so much. Dahil nagsimbig daw guide sa kanya yung mga ating reading. Emmy Go 8199, shout out po sa inyo. Shout out din po kay Lolet Servane 2792. Shout out po sa inyo. Mga bago na po to, no? Dalia Maning 9476. Shout out po. Babes 163, shout out po sa inyo. Viana Bernadero, shout out. Cristeta Sikente, sabi ko na yun. Rosalinda Pancho 1146, shout out po. Edith Celos Salazar, shout out po. Ayan. So, ayan po ang ating... Okay, Intan Wilma Jane, shout out din po sa inyo from, ano to, from Saudi, the mom. Hello po, Maria Belia Maming, hello po. Shoutout po sa inyo.
Ang dami gusto magpa-shoutout, nakakatuwa. Thank you so much po. God bless you all po. God bless you all, and may your parang wishes, no, or prayers mag-grant po ni God, no. Continue niyo lang po yung pagdarasal niyo sa kanya. Okay, para po ma-ano natin, ma-claim po natin, no, lahat po ng mga gusto niyo po sa buhay. Edwin Veralio, shout out po sa inyo. Ace Mercadejas, 6530, shout out. Christine Levin. Yan. Okay, so almost na-mention ko naman, okay? So, yan po. Okay, so start na po tayo. Okay? So, pasensya na po. Kailangan ko lang po din i-mention, ano, again, sa mga naiinip at sa mga ayaw po ng mga ganyan, is pwede nyo naman po siyang i-forward, no? I-ano nyo lang po yung, ano, para doon na po tayo, doon na po kayo mag-start sa reading agad, okay? Okay. So, kukuha muna tayo. This is about vision, ano. Actually, kanina, marami eh. Marami. Pero kung yesterday yung ibibigay sa atin ngayon na mensahe na vision po, kasi yung una ko pong vision na binigay sa inyo yesterday is about po dun sa babae at may dalawang lalaki. Which is yun nga po, is yung gumagawa po, is yung pango na kayo mangge. And may pagkaaswang po yung tao na yon. Okay? So now, is ang after po, no, no, nag-switch ako ng channel, no, and andito na po yung marami na naman pong mga attacks po sa inyo. So yung ngayon naman po, kanina, ang vision naman po na pumasok sa akin is ganun din po, paiba-iba po ng channel. No? So, andito po yung isa po is ganun din po, meron din po mga battles, no? Meron po talagang nakikipagsagupaan na naman po kayo, no? Na sinabi ko naman po to sa inyo before na talaga po hindi po tayo maaalis sa ganun, especially po mga healers, no? Hindi po tayo makakawala sa ganun. Talaga pong kapuntot na po natin yung laban sa mundo po ng spiritual. Talaga po may mga attacks yan from sa mga pasyente po natin na hinahawakan, no? Ito naman po is para lang po to sa mga element, I mean sa mga mangku. Wala pong involved na elements, no, elementals, wala po. Okay? Kasi po ako po, no, sa akin is mahal na mahal ko po mga elemento, no? Kasi po sila po is napakadali po for me po, no, is pwede nyo naman po silang parusahan, lusawin, no, kung talaga po matitigas po ang ulo ng mga yan. Pero sa awa po ng Diyos at talaga naman po napapakiusapan ko naman po sila, so pinagagaling naman po nila yung mga pasyente na nahahawakan po. Pag talaga po sila ang may sala, no? Pero pagka mga mangko po talagang meron na po akong napagaling na ganyan at nadala po sa pakiusapan is bilang na bilang po sa daliri. The rest is talaga po may paninindigan na talagang hindi po nila binibitawan yung mga tao na pinarurusahan nila, na ginagambala nila. Okay, so kaya po kailangan po natin as a healer is talagang yung faith po natin kay God, yung pananalig po natin sa kanila is kailangan pong mas stronger na stronger na stronger. Okay? And again, yung pagkain po ng dasal is huwag nyo pong kakalimutan, and yung mga amulets nyo, which is yung mga medallions ninyo, bracelets ninyo, testamento, kung ano man po, no, is kailangan pong nasa katawan nyo or kailangan pong malapit po sa inyo. Pero much better po talaga is nakadikit po yung mga yan sa balat nyo. No, hindi po kailangan ilagay nyo yan sa pocket, sa wallet, sa bag, hindi po. Kailangan po nakadikit sa katawan po yan. Sa balat po mismo. No, para po mabigyan po kayo ng napakalakas na protection at depensa. Kung ayaw nyo pong i-necklace, pwede nyo pong iipit sa damit, sa loob, no, ipin nyo, pwede nyo gawing belt, ibewang ninyo, madami pong way, no, basta po kailangan nakadikit sa balat. Okay? Para po talaga yung depensa at protection is talagang makuha po natin from them. Not only from them, but also from God, from Holy Spirit, from Divine, from Universe, Ascended Master, sa lahat, no? So, yun lang po. Okay? So, now is titingnan po natin kung ano pong mensahe na ihahatid sa atin ng Divine, ng Holy Spirit about po dun sa vision na ibinigay po nila sa akin yesterday and kanina. Okay? Wow, dalawa agad. Okay, so kukuha po tayo ng tatlong card dito, no? Oh, so, ano po? Ah, sige po kung ano po yung bababa. Then, latag po natin. Okay. So, yan po yung magiging topic natin. Kung ano po yung binaba ng cards, is yan po yung magiging topic natin for
today's reading, okay? So, pagsusunod-sunod rin na lang po natin yan, okay? Okay, so first card is the Tower. Okay, so here, no, is yung sinasabi dito, since ayan ang card mo, no, as you can see, marami po ang bumagsak. Ilan po yan? Ilan itong bumagsak? 1, 2. Ay, hindi pala, dalawa lang pala. Okay, so nagkaroon ng explosion, no, dito sa Tower. No, nag-explode yung Tower, and yung crown mo dito is talagang bumukas sa lakas. Meaning, yung power mo dito, yung authority mo dito is talagang, alam mo yon, sumabog na, no, to the point na parang andito na yung hindi mo kailangan yung mga tao na nagbibigay ng toxic. Okay? So, resume po tayo. Let's proceed. Okay, so sinasabi dito na kumbaga from the Tower, no, is andito yung talagang parang this time is kailangan mo ng ilabas, no? Ilabas mo na. And andito kasi yung nagkaroon na ng explosion, eh. Talagang sumabog ka na rin. Na parang merong pangyayari sa buhay mo ngayon dito, collective, na parang kinimkim mo, no, na parang napakabait mong tao, napaka-down to earth mong tao, pero sinamantala ka ng mga tao, yung kabaitan mo. And now, andito na yung time na parang nag-explode ka na, and these two person is talagang lalagapak to. Dahil sila yung tao, dalawang tao na namantala sa kabaitan mo. Sinamantala, nilinlang ka, niloko ka. No? So andito yung parang hindi ni, since 'di ba may crown, ayan yung crown, no? So naandiyan. So ibig sabihin, alam nilang meron kang kakayanan, alam nila na meron kang you're in a parang sa divine light ka, no? Na you're with God, na meron kang kinikare sa sarili mo na kapangyarihan, pero still, no, is andiyan yung parang hindi naman sasinubukan ka, pero talagang pinarusigin nila kung ano yung nais nila sa'yo. No, na parang anytime, parang alam nilang hindi ka tatanggi kasi you're with God. Yun na nga eh, di ba? Na you're with God. Hindi nila inisip na niya, you're with God. So anytime soon na ginagawa nila sa'yo is panlilinlang, panloloko, no, pangungutya, kung ano man, no, is andyan yung pwedeng bigyan agad sila ng judgment day at bigyan ka ng hustisya agad ni God. Agad. No, especially ni Panginoong Nazareno na nasa sayo, no? And with Santo Niño, with Jesus Christ, with God, with the universe, no, with your ancestors, spirit gods, elementals, ascended masters, archangels, no? So andito yung parang wala silang takot na gawin yan, pero still ginawa nila kasi pagkakaalam nila may kakayanan din sila, eh. Pag alam nilang may power din sila, sinamantala nila yung kabaitan mo. And now, they are all, waiting for the judgment day, no? Actually, kahit hindi nila hintayin, anytime soon is pwedeng ibigay sa kanila ang judgment day and justice sa'yo, no? Ang judgment day, ibibigay sa kanila ni God, and ang justice, ibibigay sa'yo ni God din. No? Bibigyan kanila ng hostesya sa ginawa ng mga taong to sa'yo. Itong dalawang taong to sa'yo, no? And andito yung parang minamaliit nila yung kakayanan mo, no? Though alam nila na may lakas ka, at din alam nila, no, aware sila na parang may lakas ka, pero parang hindi mo parang sinasabi na ka-level yung kanila. Ganon, ina-underestimate nila yung power mo, no? So dito magkakasubukan, and since alam na ni God to, and even Archangel Michael is alam na kung ano yung mga pinagagawa nila sa'yo, and now is magkakaroon ng plano, no, kung paano isakote din itong dalawang taong gumagawa sa'yo. Okay? Oh, so we have the shadow side. Still, dalawang tao. And may namumuno. Okay? As you can see, ikaw yan. No, you're the divine light. No? And now, itong mga ito na talagang umano sa'yo, umabuso sa'yo, no? With their dark side, the powers, no? Is talagang, alam mo yon, talagang halos mabubulag at madulusaw sila sa kapangyarihan na meron ka na binigay sa'yo ng Diyos Ama. Kahit na magsaklob sila, masakatutak, no, na ganyan. Ganyan, pananamit, kahit anong ilag nila, kahit anong salag nila, hahatawin sila, mapapaso sila sa ilaw mo.
masisilaw at masisilaw sila sa ilaw mo. Kahit na pumunta na sa ilalim ng lupa, mahahagip sila ng liwanag mo. Ganyan kakaliwanag sa mundo ng espiritual. Kaya hindi nila pwede maliitin. Or, ano mo yun, yung tipong parang subukan yung kakayanan. Dahil talagang kung sa lakas at lakas at direct from God ang pag-uusapan, kung yun ang gusto nilang malaman, then bibigay nila, bibigay ni God sa kanila yan. No, na talagang ikaw is God's descendant. No, na talagang andyan yung kakayanan mo, na talagang ipinamana din sa'yo ni God. No, yung spiritual inheritance is nasa sa'yo, na hindi ka para hindi kanya binigyan niya ng kakayanan para nanlokohin ng tao, para anong tawag doon, batikusin ng tao, maliitin ng tao, no, nakawan ng mga tao, hindi. No? So now is para nagkakasubukan, sinusubukan kanila, then let go, let God. No? Let go, let God. Wala kang ibang gagawin kundi i-let go, let God yan. Ibigay mo kayang kay God lahat ng mga parang hinanakit mo, tampo mo dito sa mga taong itong gumagawa sa'yo, bigay mo sa kanya yan. No? And wait for the news, no? Kung ano yung mangyayari. Instantly, meron at merong mangyayari. At least, hindi sa'yo galing. Diba? So, basta ang gawin mong mission is ang magpagaling, bigyan ng comfort ng tao, tapos. Okay? Dahil wala sa'yo, hindi mo mission talaga ang manakit. Magbalik? Hindi. Okay? Let go, let God. Kaya nga, ang ano ko dito, lagi ko sinasabi sa inyo, i-let go, let God nyo yan. Kasi, mas, no, mas malupet ang judgment day from heaven, from universe, no, kung sila ang kikilos kesa tayo. Tao lang din tayo eh. Sila, hayaan nyo sila. No, kung ano yung batos nila sa'yo, hayaan nyo sila. Pero i-let go, let God nyo yan. Sa mga healers, continue nyo lang yung panggagamot na kapag pagaling, then huwag kayong gumawa ng sumbalik. Sa sarili nyo, pwede. Pagtatanggol nyo sa sarili yan eh. Pero yung sa pasyente, huwag po kayong gagawa na ibalik yung sakit na binigay sa kanila dahil may judgment day din dun sa gumagawa sa kanila. Bibigyan muna ng lesson ni God yung mga yan, yung gumagawa dun sa pasyente nyo, then yun na yun. No? So now we have the high priest. Ayan ka. No? So, ito is talagang sinasabi lang dito na talagang you're guided by God. No? Na yung powers mo is from God. Guided ka. And talagang, yung, kung, parang ganito lang yan eh. Again, uulitin ko to. Ito kasi nasaridin ko na rin to before, no? Kung halimbawa, ikaw ay may tatay at nawala sa mundo at may ipamamana sa'yo, ganun din si God. Kasi anak ka ni God eh. You're a child of God. No? So kung ano yung meron siya, ipinamana niya na rin sa'yo. So meron ka na rin. Parang kay Jesus Christ, diba? Kung meron si God na parang maraming milagro ang ginawa dito sa mundo bago nabuo itong earth or bago nabuo ang universe na siya rin ang gumawa. Kumbaga si God is pinamana na rin yung powers niya, yung ibang powers niya, ibinigay niya kay Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ dito sa lupa is nakagawa din ng milagro. No? Hanggang sa mga anak ni Jesus Christ, ganyan, is nakaroon na rin. No? So, now is ikaw, anak ka din ni God, ni Jesus Christ, is meron ka din. May pinamana din sila sa'yo. Hindi man lahat, pero may pinamana sa'yo. Yun yung mahalaga dun. Ngayon, malalaman ng mga taong to na ikaw ay talagang anak ng Diyos. Dahil talagang hindi po pwede na ikaw ay lokohin, manipulahin, paikutin, utuin. Okay? Yun. So, sinasabi lang dito sa the high priest is talagang you're guided and love na love na love ka ni God. Okay? So, we have the seven of cups and the knight of cups. Wow! O, diba? So, now is talagang, alam mo yung, palibasa kasi alam nito mga ito na talagang you're in a right position, right path, especially when it comes to abundance. Or parang andito na yung prosperity talaga sa buhay mo, na now is talaga andito na yung masasabi ko na nasa blissful life ka na, may blissful life ka na, yung buhay mo dito is talaga namamayagpag, or tipong andito yung nakikilala ka na, no? So andito na yung nagbago kasi yung buhay mo na eh,
no? Meron ka ng yung bang yung rebirth or renewal sa buhay mo is nandito na, no? Kung hindi ka man nagkaroon ng bahay, na bagong bahay for now, pero andito yung parang napapaayos mo na siguro meron ka pinatayo na kahit maliit na bahay or pwedeng nakapagpapagawa ka na ng bahay or parang nakakapag siguro may bahay ka then pinaparenovate mo yung ganyan, so may mga ganun ka na. Then when it comes to finances naman is na andun yung pinoprovide na ni God sa'yo yung needs mo more than you expect, no? So andito yung talagang masasabi mo sa sarili mo na kontento ka na sa kung anong meron ka. And now dito sa Knight of Cups is sinasabi na parang ikaw ay nasa period for victory, no? Na nagtagumpay ka na sa kung anong meron ka. Napagtagumpayan mo na kahit nasabihin nating hindi mo pa nakukuha lahat-lahat, pero unti-unti naman is nakukuha mo na lahat-lahat. No, because of God, because He provides everything. God provides everything sa iyo, not only sa iyo but also sa mga nangangailangan ng tao. Sa tulog mo, no, nabibigyan mo sila ng kapanatagan, napapagaling mo sila, yung mga ganyan, no? So now is andito ka na talaga sa victory and leadership, no? At kumbaga, andito rin yung parang magiging mentor ka talaga. As in, ngayon siguro nag-start ka na rin magturo or parang nagbibigay ka na lang inspirasyon sa maraming tao. Ganon. Yun ang path mo ngayon. Okay? Yun ang nangyayari ngayon sa buhay mo. And for sure, sa mga susunod pa pong mga araw is talagang mas mag-grow yan. Mas lalo silang magigigil. Pero sorry to say, is hindi sila magtatagumpay na the next time na magkaroon silang plano, no? Kasi ultimo mga guides mo is nagagalit na sa kanila. So andito yung magkakaroon ng mga pakiramdaman dito, no? Na tipong parang ipagtatanggol ka na this time, no? Kasi alam nilang parang hindi na maganda ang ginagawa sa'yo dito ng mga tao. If ever man nalalapit to sa'yo ulit, no, or pupuntahan ka, or magkikita kayo somewhere, is ang mga guides mo is gagawa na ng way para hindi kayo magka-usap ulit, or para, alam mo yun, mag-cross ulit ang landas na yun. Okay? So, let's see kung ano pa ang mensahe. Kung meron pang iba pa ba. Nagliliwanag. Oh, yes! Nagliliwanag ka talaga. Sobra. Alam mo yung aura mo dito is talaga yung kaliwanagan, ay liwanag mo dito is talaga nakakasilaw. No? Nakakasilaw ang liwanag ng aura mo, ng soul mo, ng pagkatao mo. Sa mundo ng spiritual is talaga para kang isang tala na bumaba sa lupa. Mula sa langit, bumaba sa lupa. Ganon ka kaliwanag sa mundo ng spiritual na talagang mapapagano ng mga tao sa'yo. Sa kaliwanagan mo na halos di ka na makita, parang imahe na lang na shape ng tao makikita sa'yo pag ikaw naglalakad sa mundo ng spiritual. Ganon ka. So ang bilin sa'yo ng Holy Spirit, ng Divine, ni God, is iwan mo siya. Iwan mo na siya. Iwasan mo siya. Layuan mo siya. Okay? So always ask God's sign and help na bigyan ka ng best way, no? Kung paano kayo hindi magkukross ulit ang landas or parang paano mo siya iiwan, paano mo siya iiwasan na hindi nakakahalata or parang hindi na malaman, no? Pero andun yung for sure tutulungan ka ni God dito para maiwas ka rin sa maruming pag-iisip ng iba. Okay? And now we have the Infinity Deus. Actually, alam niyo po talagang ito, no, is God's parang for me, this is ano eh. For me po kasi, no, meron po kong hawak na Infinity Deus, no, talaga pong ito is third kong hawak sa mga medallions. And now Infinity Deus is na-confirm ko na talaga ang may hawak o gumagabay po sa Infinity Deus ko na medallion is talaga po si Almighty God, which is siya yung creator ng heaven and earth, no. So I'm so very blessed kasi po
siya po talaga ang alam niyo yung kahit po sa task na binigay nila sa akin, siya yung halos pinakamadali, no? Actually hindi, si St. Paul po pinakamadali, pero si God is talagang napakasimple lang din ang task na binigay niya sa akin. Actually binigyan niya ako ng task ng parang hindi ko na matanda kung 1 week or 2 weeks, kasi si Jesus Christ po binigyan niya ako ng task is 1.5 months. Yan. Medyo talaga pong madisiplina si God, si Jesus Christ, no? Talaga pong binigyan niya ako ng task na ay talaga halos kasi po 3 times a day po 'yon na ginagawa. So hindi ako pwedeng mag-skip or else hindi magagrant kung ano po yung gusto ko, no, na wish for spiritual mission, no, na binigay po nila sa akin. Pero sa tulong po ni God is and ng mga agents ko, mga guides is naging successful naman po ako. So yan, so sa Infinity Dios po is kailangan nyo po rin siyang maging tangan, no? Meron po akong maliit niyan, meron din po akong malaki, pero for me syempre the bigger the better. Okay, so ako po is meron akong sariling tangan niyan and meron din po ako sa pinto, kasi yan po si God po ang magdadala. Alam niyo po, meron po ako sasabihin sa inyo na nagkaroon po ng parang 6 point something na earthquake malapit lang po dito sa Manila, which is kung nasaan po akong location ngayon, na sinabi nila, no, na talagang lumindol. Pero sabihin ko po sa inyo, honestly, wala po ako naramdaman, even po ang husband po wala. Then, nag-chat na lang po sa amin ng mga teachers na pick up na po yung mga anak namin kasi nga po lumindol daw po ang lakas. Then, dumating nga po yung mga anak ko, sinabi po nila na ang lakas ng lindol, ma. Talaga ba? Sabi ko, dito lang naman ako, nakupo ko, dito lang naman ako naramdaman. Tapos hanggang sa, sinabi na rin po ng mga kapitbahay na lumindol nga daw, na gumaganon nga daw. May mga video naman po na gumagalaw yung mga bote sa tindahan, yung mga sampay, gumaganon. Thankful ako kasi ang lakas ng foundation, ang napakatibay na foundation ng bahay ko dahil sa Infinity Dios na meron po ako ngayon. Bukod po yung sa hawak ko and bukod po yung nasa katawan ko, bukod po yung nasa mga pinto ko po. No, sa main entrance po nilagay ang Infinity Dios para po siya po yung hahawak and magsisilbi pong protection ng buong bahay ko, loob at labas ng bahay ko. And approve ko po yan. Ilang beses na po nagkaroon ng earthquake, pero talaga pong wala po ko naramdaman. Wala po kami naramdaman. Yun dito, dito po sa loob ng bahay. Yan. Yun po ang milagrong ginawa sa akin ng Infinito Diyos ni God. Okay? So, let's see kung ano pa ang bibigay sa inyo nating mensahe. Okay, so doon sa nakikita ko na talagang nagra-rumble, no, kung i-base ko po dito, is talagang, actually, marami po ako nakikita talagang ano, mga imahe, ganyan, mga mukha, ganyan, no, na pumapasok ko sa vision ko. Pero meron nagsasalita, pero sorry to say, hindi ko sila naririnig. Taming buka lang ng bibig nila ang nandun. Meron nagagalit. Siyempre, alam ko na kung sino nagagalit na pumapasok po sa vision ko, which is, siyempre, mga nakakalaban ko, no? Pero dead man lang. Isa sinasabi, sige, magalit ko. Ganun lang. Diba? Parang ina-atake po nila ako sa vision ko eh. Yan nga lang. Ay, nako, hindi sila baba. Hindi sila mananalo kay God. Sorry. Oh, focus ka sa, diba? Focus ka sa visions mo, bebe. Oh, kailangan mag-focus na para makita mo lahat ng detalye, no? Iikot-ikot mo ang mata mo pagka once na meron ka na ispata na imahe o pangyayat. Ikot-ikutin mo. Kasi pagka inikot mo yung eyeballs mo habang nakapikit ka and under ka ng mga visions, is andito yung makakapag-channeling ka. Yun yung tinatawag na channeling, no, sa visions, no? Lilipat at lilipat ka sa ibang dimension. Lilipat ka sa halimbawa nang galing ka doon sa isang disyerto na puro kalaban, then susunod pupunta ka naman sa 5D, pupunta ka naman ng universe, makikita mo naman doon puro stars, puro may mga parang imahe sila, pero para silang nakasuot ng LED lights kasi iba-iba yung kulay, no? Meron papakpak, meron yung dulo ng damit kulay blue, meron yung kabila naman parang mint green, mga ganon. Apakasarap.
No? Then, pagka pumikit ka na naman, iba na naman ang papasukin mo. Mukhaan naman ang mga kalaban mo makikita mo. So, andun yung awareness, no? Pagka may visions. Ang sarap din lang talagang may visions. Sa totoo lang. Ako po, pagka nagme-meditate po ako, hindi naman meditation ang tawag ko din doon, pero parang ganun na rin. Kasi po, pagka bago, nagnanap po ako sa tanghali or sa hapon, siguro mga 2, ganyan. Before 3, kailangan po kasi nandito na ako sa altar ko kasi magdadasal po ako. So, pagod po ako noon, as in pagod na pagod po ako niyan, kaya ako hihiga. So pag ako po ay nahiga, papasok po sila lahat, yung mga visions ko. Alam niyo po, hindi rin po ako nakakatulog. Pero hindi man ako nakatulog at nakapasok ako sa mga visions niya, kung saan sa ang portal ako pumapasok. Pero po pagtayo ko, parang nakatulog na rin ako kasi iba yung sigla ng katawan ko. Parang yun po yung ano ko eh, charging section, no? Yung ganun, pagka nagpapasok ko ang vision. Okay, so focus ka sa vision, baby. And now we have Santo Ninong Hubad. So ito rin is kailangan mo rin siyang maging tangan. Okay, again, doon po sa mga baguhan or bago lang po dito sa nakikinig sa ating channel, is Santo Ninong Hubad po is siya po yung kauna-unahan kong tangan. Actually, maliit lang po ang tangan ko. Pero ngayon po is meron ako maliit na tangan and yung malaki na tangan. No? So si Santo Ninong Hubad po is for me, siya po yung talaga nagbigay sa akin ng panibagong buhay, panibagong bangon, no? Kasi po ito po yung times na bakit ako nag-decide na siya ang kunin ko, kasi po talaga pong bumagsak ang negosyo ko. As in talaga pong, alam niyo po, from scratch, bumalik po ako doon sa ganun. Kasi talagang kahit po anong pagpupursigi ko, kahit anong pagpo-follow up ko sa mga clients ko, pagpo-post ko, nag-live na ako, nag-makeup na ako, yung mga ganyan. Lahat ng best is ginawa ko na. Lahat ng marketing strategies ginawa ko na. May mga promos na ako, may bundles na ako, pero walang nangyari. So talaga pong may kontra, no? So andun po yun talagang, nang dahil sa kanya is nabigyan po ako ng panibagong, anong tawag doon? New chapter ng buhay ko, no? So iniwan ko po si live selling, and may nagsasabi na po sa akin na para ako sa spiritual na makakapaggamot ako. So inantay ko yung divine timing and God's perfect time para po ako ay makahipo, makapagpagaling. And now dumating po yung time na yon na nakahipo po ako, and ang unang-una ko pong pasyente is kulang. Yun po. So, now, okay na po yun, no? So, nag-start na po doon, then dire-diretso na po yun. So, siya po yung unang-unang nagbigay ng protection sa akin, si Santo Ninong Hubad. Saan na ba yun? Okay, so, papakita ko po sa inyo si Santo Ninong Hubad. Ito po si Santo Ninong Hubad. Okay, so, ito po. So, ayan. So, meron pa po ako nag-iisa na Santo Ninong Hubad na maliit. Ito po yung kauna-unahan kong tangan, yung ganyan. Then, ito na po yung malaki. Oh, diba? So cute. Yan po si Santo Ninong Hubad. Okay? So, labas po ang kanyang patotoy. Okay? So, ang infinite Diyos ko naman po is like this. Ayan. So, meron po akong dalawang infinite Diyos. Ayan. So, ito po is lahat po to is talagang ano po to, ha? Nakonsagra ko to, nabuhay ko to, and now, dire-diretso po ang kanilang kain ng dasal. Kasi po, nasa altar ko lang po yan. So, kung ano po yung dinadasal ko sa sarili ko, nakain ko sa sarili ko, at sa mga medalyon ko, yun din pong kinakain nila. Kaya po, busog na busog na busog na busog po yung mga iyan. Okay? So, let's see kung ano pa ang nais ihatid sa inyong mensahe. So, kukunin na po natin yan. Yang mga ilang cards na yan. Okay, so let's see. Now is basbas mula sa Diyos Ama, naganap na. Wow, congratulations! See? So now, isa basbasan ka na ng Diyos Ama. Oh, congrats! Kung sino naman po ito sa inyo is nabasbasa na po kayo, and now is embrace nyo na po yan, yung Holy Spirit niya na sa inyo, and pwede nyo na pong gawin ang panggagamot. Huwag po kayo matakot. Lagi nyo pong iisipin bago po kayo manggamot at
lumapit sa inyo. Hindi naman po lalapit sa inyo yan kung hindi niyo po kaya. No? Yung lahat po na lalapit sa inyo is ihingatin po sa inyo ni God yan. Hindi po yan parang may nag kahit po may nagsusulo, may nag push, no? Is talagang ano po yon, gusto ka gustuhan po ng Diyos Ama yun. No? So huwag po kayo matakot. Kasi may basbas na po kayo sa Diyos Ama. Naganap na. Congrats. Oh, see, portals. Kung kanina meron ka kanina na kailangan mag-focus sa vision, now portal, no? So now is doon sa vision mo is talagang marami ka na nakikitang portals or marami ka na rin napapasok na portals like me, no? So make sure na yung mga napapasok mong portals is alam mo din kung paano mag-switch, alam mo din kung paano lumabas para hindi ka doon stuck or magkaroon ng parang mahigop yung energy mo. Okay? So kailangan balance yan. And from January to March, no, is andito yung may this month to March is merong bulong, no, or meron magandang mangyayari sa iyo sa spiritual. Parang ito is twice na lumabas yung bulong ng no, and parang next month meron din sinasabing ganun na about bulong na meron sigurong matinding or magandang mensahe or malupit na mission na darating sa iyo, and merong mga whispers na meron ka mga whispers na maririnig na kung paano to i-resolve or paano mo to gamutin, paano mo to gagawin para sa katatutong itatagumpay mo. From January to March is mag-expect ka ng mga milagrong darating sa iyo and mga milagrong magagawa mo. So yan ang meron dyan sa January to March na yan. Okay? So kailangan mo maging aware sa ano ha, sa mga bulong-bulong. Okay? And make sure na ikaw naman isa sa divine light, so imposibleng makakuha ka ng mga bulong from demonic entities, no, o kahit na kanina mga kampo ng kadiliman, hindi ka makakakuha niyan, no, naka-block sila diyan, no, naka-block sila. Okay, tanging ang may access lang sa'yo sa bulong is ang divine, no, from divine light lang ang may karapatang maka-access sa'yo. Wala nang iba. Period. Okay. Okay. Oh, see? You're not alone. You're not alone. Wow! That's the riches. Congratulations. Wish fulfillment. What else? Holy Spirit, come on. Wala na. Yun lang. Okay, so you're not alone. And now, ito yung second na bumaba, which is rags to riches. So, smile! To the fullest. Kailangan mong mag-smile to the fullest kasi talaga alam mo yung alam ng universe, no? Alam ng mga guides mo, no? Na gaano, ano yung pinagdaanan mo from the past na talagang sumadsad ka, umiyak ka ng paulit-ulit, no? Lalo na yung iyak mo bago ka matulog is dinig na dinig nila yan. Anong tawag dun? May tawag dun eh. Hangos, mahangos, parang ganun, no, na yung matindi yung sakit na nararamdaman mo, ramdam na ramdam nila yon. And this time, ayaw na nilang mangyari sa'yo. Gusto nila lagi ka nakangiti. No? So now is, kaya ka lang naman din parang umiiyak din nun, dala na rin ng awa sa sarili mo, awa sa buhay nyo, awa sa mga anak mo, kasi hindi nyo maibigay o hindi mo maibigay yung mga needs nila. No? So, hindi naman na dito after yung ano eh, parang yung mga needs mo, kundi yung needs na ng mga taong nakapaligid sa'yo, especially sa mga pamilyado to ha, na yung mga anak mo, hindi mo maibigay. So, this time is lahat yan maibibigay. Lahat ng mga needs nila maibibigay, not only with your sa circle of family, but also sa mga ibang tao pa. No? At sa mga iba pang pangyayari is andyan yung bukas palad ka para i-share yung mga blessings na nare-receive mo from God. Kasi lahat kung ano man na nare-receive mo ngayon na kasaganahan is lahat yan galing sa divine, galing kay God, galing sa mga ancestors mo, galing sa kanilang lahat. Universe, no? Angels, elementals,
ang nagdadala ng swerte sa iyo, sila lahat ang bibigay niyan. Okay? So now you're powerful, stronger than you think. Yes, darling. Yes, ka angel. Talagang akala mo, yes, oo, malakas ka, pero hindi mo alam kung gaano ka kalakas eh. No? Malalaman mo nila yan pag halimbawa yung tao na talagang halos sila makahinga, pero natatanggal mo, nagagamot mo, then that's it, doon mo lang nalalaman na malakas ka na nga. Yun nga lang kasi ang kagandahan lang sa'yo, hindi mo binubuhat yung sarili mo, hindi mo parang namumukay ka pa rin ng normal, no? Yung tipong walang hangin sa utak na walang yabang, you know, which is very good na talagang na-maintain mo yung pagiging humble mo, kahit na andyan na yung pagiging ano mo ba to, asenso mo na or nagkaroon ka na ng growth, no, or andyan na yung nagiging maayos na yung lifestyle nyo ng buong family, is andyan pa rin yung pagiging humble mo at andun yung nakikisalamuha ka pa rin sa dati mo mga hinaharap na tao, no, na kahit na niluloko ka na, isan dyan ka pa rin, no, to talk to them, no, ganun. So 2 thumbs up ako dyan sa'yo. And now we have the chart, Sagittarius energy, no? And now you're my strength. So yung mga yan is alam niyo yung tipong yung mga gabi nyo kasi is parang meron kang something sa sarili mo na kahit ikaw hindi mo ma-explain na parang parang kasi na mamagnet mo sila eh, no? Para nai-invite mo ang mga ito, no? So alam mo yung tipong kahit sila na ikaw tao ka, sila elemento, sila spirits, sila is mga ancestors mo, no? Pero sila, sa'yo sila humuhugot ng lakas, no? And pagka nakikita nilang sad ka, ganun din sila, low energy din sila. Pero kung ikaw is magsasalita sa kanila, bigyan niyo ako ng ganito, palakasin niyo ako, ganito, ganyan. Nakikita nilang lumalaban ka, laban din sila. Bibigyan nila sa iyo yun. Yun ang kagandahan sa mga guides mo. No, na talagang, alam mo to mga guides mo, that is talagang till death, do us apart din ang kanilang pwedeng bitawang salita sa iyo. Hinding-hindi kayo iwan ito hanggang huli. Hinding-hindi. Hanggat kaya ka nilang isave, hanggat kaya ka nilang ipagtanggol, gagawin nila kahit masaktan sila. Ganon kanila kamahal. And now we have the wish fulfillment. So, kung inaakala mo na parang natupad mo na lahat ng wishes mo, lahat ng mga minanifest mo, nagkakamali ka doon. Kasi mayroon pa more fulfillment para dyan sa mga wishes mo. Lahat yan, may plano na sa'yo si God dyan. Ibibigay na sa'yo yung more than you expect. No? Lahat ibibigay sa'yo. Now, yung intuition mo dito, yung psychic abilities mo is mas bongga ngayon. Okay? And now we have the Capricorn energy. And just stay in love. No? Be positive. Okay? Always be positive. Okay? Kasi, kumbaga, yung pagiging positive mo na yun ang magdadala din and stay in love sa, kumbaga, pagkakaroon din ng kalakasan ng mga guides mo. And masaya-masaya sila pagkaganyan. So, pagka masaya-masaya ka at masaya-masaya sila, andun yung talagang marami din silang ideas na paano ko pa kaya mapapasaya to. Alam mo yung tipong parang nagpapaligsahan sila. Ako naman ang bibigay dito, ako naman bibigay sa kanya, ha? O ako naman, ha? Yung ganon, hindi sila magkaumayaw kung paano kanila paliligayahin, kung paano kanila pasasayahin. Ang dami nilang plano sa'yo. Ang dami nilang gustong ibigay sa'yo. Na totoo lang. Okay? So, kuha tayo ng message from the universe na. Let's get some messages from universe. Universe, pwede pong mensahe. Okay, so here. Ganto. Okay, so tatlong card.
Okay, so what's meant to be yours is already making its way to you. O, di ba, bongga? So, andyan na, di ba? Kung ano man yung talagang para sa'yo is talagang andyan na. Papunta at papunta na sa'yo. Bibili na sa'yo nito ng universe, okay? So, what was never yours is starting to flee from you. O, di ba? With time, it will make all sense. For now, bear the confusion and focus in living fully in the present. Don't let your whole life be, I'll be happy when be happy now. Diba? So, parang sinasabi sa'yo dito ni universe, no, at ng universe is, kung ano man yung gusto mo sa buhay, is ibibigay nila. Kasi alam nilang doon ka sasaya. Yun ang kasiyahan mo, yun ang kaligayahan mo. Bibigay sila sa'yo yan. Ibibigay nila sa'yo. Kaya nga sinasabi ko dito, kahit to sa ibang readings, no, natin, sinasabi ko dito na talaga yung support sa'yo ng universe dito is talagang buong buo. And sa portals sa pinupuntahan mo, for sure, is nakarating ka na rito. Nakalusot ka na rito. Nakapunta ka na dito. Sa five dimensions, nakapunta ka na. No? Napasok mo na yan. Now, focus on what it is important to you. Doon ka na lang mag-focus kung ano yung importante talaga, no? And don't give your time or energy to your worries. Oo. Ano yun? Hindi dapat, no? Kailangan dito yung energy mo is bigay mo dapat kung sa karapat dapat, no? Huwag mong ilagay doon sa yung alam mong manghihina ka. Kasi alam mo pagka nag-alala ka, nag-stress ka, wala, alaga pa kang energy mo. Kaya parang switch mo agad sa positive or good vibes yung energy mo para maging maganda yung pasok. Maging magaan, no? Make sure na alam kong sa iba is mahirap gawin to, pero pilitin po natin, no? Paano ba yun? Or sabi mo si God, alisin yung mga negative, tapon, lusawin. Ganun lang. May mga dasal naman po yan eh. Lalo na sa mga healers, may mga dasal naman po tayo dyan eh, na pwede po natin gamitin anytime pagka tayo po itinatamaan ng mga ganyang energies. Pwede po natin lusawin yan o ibalik nyo po doon sa nagbigay. Kasi talagang for some times is talaga meron tayong attacks. No? Bigay nyo. Okay? So now is focus on what matters to you most. With every thought, you are creating your future. Totoo yun. No? So kasi kung halimbawa iisipin mo yung mga alalahanin, walang mangyayari. Hindi ka makakamove. Paano na yung future mo? No? So mag-focus ka kung saan dapat. Hindi sa worries, hindi sa stress, hindi sa toxic. Yan. Hindi dyan sa mga mangko na yan. Ano mo yan? Kumbaga, pagkatapos ng kamutan, okay na yun. Tapos na yun. Kalimutan mo na yung laban mo. No? Let go, let God mo na yan. Hayaan mo si God na tumapo sa hidwaan mo. No? So, proceed ka doon sa kabila. Gawin mo ulit yung isa. Ganun ulit. Pagkatapos nun, ganun. Let go, let God mo ulit. Ganun lang naman yun. Okay? So, when you hold on to the past, it stops you from living in the present. Totoo yan. Kaya nga lagi ko rin po sinasabi sa inyo na i-release nyo na po lahat. No? Para po maka-move forward na po kayo. Para ma-open na po yung panibagong yugto ng buhay nyo. Huwag po kayo magpaka-stuck dyan. Huwag nyo po namnamin yung nakaraan, yung hirap, no? Yung mga pagsubok. Alisin nyo na po yan. Kumawala na po kayo dyan. Okay? Ayan, release any old hurts or worries or regrets. Commit to being in the here and now. Forgive yourself for where you think you may have been wrong. You deserve inner peace. Let it go. Let it go. Let it go. Kumanta. Ay, kumanta. Okay. So, yun na nga. Diba? So, yun. Kasi for sure, paano ba if sinasabi yung i-forgiving yourself, no? So, andito yun talagang, minsan kasi, hindi nyo na-accept sa sarili nyo na parang kayo mismo din ang gumagawa ng gulo, ang ganyan. Minsan may toyo ka, ang ganyan. So, parang nagkakaroon ng tension o nagkakaroon ng hindi magandang samahan sa bahay or sa workplace kasi ikaw din naman na may gawa. Yung ganon. Then, pagka lumaki, yung ganon, then, ayan, patay mali siya ka. So, better yung alam nyo yun, i-forgive mo yung sarili mo and make sure na hindi mo na rin uulitin, no? Yung ganun scenario. Or, kasi alam nyo talagang, kahit ako, honestly, no, magsasorry ako sa isang gawain na hindi ko na uulitin. Hindi ko na nga uulitin, pero syempre, tao nga lang tayo, meron na naman akong gagawin iba na hindi maganda. Then, magsasorry na naman ako.
yung ganun. Just make sure na tayo nga kasi is tao, just make sure na kung hanggat kaya natin pigilan ang gumawa ng kasalanan, ispiritin po natin. But then, ganun na nga, talagang tayo ay tao. So, ang masasabi ko na lang is, hanggat kayang pigilan gumawa ng kasalanan, ispigilan po natin. Kasi talaga pong, hindi po pwedeng sa loob ng isang araw, hindi po tayo makakagawa ng kasalanan. Especially po sa bibig, mata. Yan. Yan po ang mga makasalanan. Ang bilis po, lalo na ng mata. Isip. No? So, yan po. No? So, now is masasabi kong ito na po ang ating reading for tonight or for today. So, nakakuha na po tayo ng mensahe and hoping po na nagkaroon po ng kaliwanagan and may naibigay po ako sa inyong lesson dito po sa ating reading or nasagot po po ang inyong mga kasagutan. Sa mga gusto pong mag pa-reading, meron po tayong description dyan. I mean, okay, so bibigyan ko pa ng instruction. Dapat pala nung bukod ko ito ginawa. Sorry naman. Okay, so pagpasok nyo po ng YouTube, no? Okay, so for example, is andito po. No? Wait. So now, so ito po ang ayan. So ayan po ang ating YouTube, no? So from there, is meron pong nakasulat diyan na more, no? Yan po yung description box na tinatawag, yan, or title, and click niyo po yung more diyan. Ayan. So ayan na po yung more and scroll niyo po yan. So ayan po yung mga hashtags. Is pipindutin niyo po ulit yung more. Ay, saan ba 'yun? Ay, mali. Wait po. Asan na ba yun? Okay. So, ayan. From here, no? So, dito ulit. Pipindutin niyo po ulit yung more. Ayan. So, nandiyan na po yung mga contact details ko. Okay? Ayan, nandiyan na po. Ayan. So, dyan niyo po makikita yung number ko. Ayan. Asan na ba yun? Ayan. So, may GCash, may Maya, and mobile number. Yun lang po. So, WhatsApp lang po tayo, ha? WhatsApp. Okay? So, yan. Hindi niya po sila makikita. Okay? So, now is sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, mga bago pa lang po dito sa atin, is meron po tayong subscribe button dyan. Pakiclick na lang po para po makapag-subscribe and pakilike and share din po to. Importante po ang like, no? And click din po ang notification bell para po updated po tayo. And sa mga nagdo-donate po, meron po tayong donation stickers dyan or basta meron dyan sticker. Nakalimutan ko na yung tawag. Ano bang tawag doon? Meron po tayong sticker dyan which is let's see. Meron po tayong sticker na tinatawag eh. 10 stickers ba yun? Tawag doon. Kalimutan ko. My goodness. Ay, ito. Ay, ayun. Thanks stickers. Ayan. Super thanks pala. Ayan. Meron po tayo mga super thanks stickers. Ayan. So, ito is, kumbaga, this is a donation para po sa ating channel, no? Yan. So, kung sino pong gusto mag-donate, is maraming salamat and God bless you. And now, end up po natin ng reading and thank you so much for listening and watching and God bless. Bye!